Samantala, nasa bangin pa rin ang nahulog na AUV sa Bugyas, Benguet. 13 ang nasawi sa trahedya, bagamat inamin ng driver na posibleng nakatulog siya. Posibleng nagpalala sa sitwasyon ang makapal na hamog at malakas na ulan ayon po sa pulisya. Mula sa Benguet, saksi si Athena Imperial. Dahil wala pang magamit na crane, hindi pa rin naiaangat ang Ford Fierang ito na nagkayupi-yupi matapos mahulog sa isang bangin nitong Sabado. Mahigit 260 talampakan ang taas ng hinulugan ng Fiera, kasing taas ng 24 na palapag na gusali. Dahilan upang 13 ang masawi, karamihan dahil sa head trauma. 5 naman ang nakaligtas pero inoobserbahan pa sa Baguio General Hospital at Benguet General Hospital. Humigit kumulang 80 metro ang lalim ng bangin na kinahulugan ng AUV sakay ang 19 na pasahero noong Sabado. Galing umano ang mga sakay nito sa isang pagtitipon sa barangay na Tublong at pauwi na sana sa poblasyon. Si Ororio Agyapas Sr., tandang-tanda raw kung paano nagpagulong-gulong ang sasakyan dahil sa aksidente. Nagtamo siya ng mga sugat sa tiyan at paa habang ang ilang kasama nakita niyang sugatan sa ulo. Ayun, nakita ko yung kasama ko. Hindi sila makagalaw. Inalis ko lang paa ko doon sa kasama ko. Si Jerry Atas naman, himalang walang sugat o galos matapos tumalon mula sa sasakyan nang mapansing nag-iba ang takbo nito. Nakausap ko si Christian Waklin na nakamotorsiklo raw noon at naunang binaybay ang kalsadang dinaanan ng naaksidenteng sasakyan. Hinintay pa raw niya ang mga ito sa isang tindahan habang kasagsagan ng malakas na ulan. Pero maya-maya pa, doon ako nakabahan kasi maraming mga ambulans na ano sa kalsada. Nasawi rin maging ang kanyang kasintahan. Noong una mong nakita ay yung... Yung babae, babaeng pakakasalan ko. Pakasalan mo nandun din. Girlfriend mo nandun din. Oo. Kasi nag-apply kami ng... papers. Bagamat patuloy pa ang investigasyon, sinabi rin ng pulisya na maaaring ang nakapagpalala pa raw sa sitwasyon ang makapal na hamog at malakas na ulan nang maganap ang aksidente. Ito po itong pinakamalalang aksidente na nangyari sa lugar na yon. Gayunman, inamin ng nakaligtas na driver ng sasakyan na si Ambrosio Menzi na posibleng nakaidlip siya habang nagmamaneho. Ano ko alam eh. Wala akong malay. Athena Imperial ang inyong saksi.